Hi guys, kayo ay nanonood sa totoong kwento at hindi imbento. Ito si Kasabwat TV. Dahil ganun ang intro ko, mag-aalama tayo ngayon. Ano to, request to. Request sa akin to. Medyo mahaba-haba tong alamat natin dahil ang alamat natin ngayon dalawa. Kaya pag-iisahin isang kwento na siya. Kaya medyo mahaba-haba ito. Excuse me. So, yun. Ano nga pala to? Si Miss Claire nga pala. Ano lang, pinasa lang sa akin ni ano to eh. Ano, pinasa niya lang sa akin ni Kasabwat to. Wala akong script. Pinasa niya lang sa isip ko yun. Nung nanaginip ako, sabi sa akin ni Kasabwat. Ano, Miss Claire, habang ano, marami akong interview, ikaw muna mag-alamat kasi matagal na yung request na yun. So, yun. Kaya yun, ito ako ngayon. Pansamantalang humalili kay Kasabwat TV. At ako muna magkikwento ng kanyang ano, alamat. At ang alamat natin ngayon dalawa, so ang ating alamat ngayon ay excuse me, alamat ng talong at alamat ng unan. So yun. Pero ano, bago tayo mag-umpisa sa ating alamat, recap lang yung sa alamat ng zombie, di ba? Yun nga, si Temyong, di ba? Nakulong siya dahil pinutol niya nga yung braso ni Mercedes. So, yun, nakulong na nga siya. Tapos, naabutan niya doon yung pabalik-balik na sa kulungan na sina Beer at Ador. Kung ano nga pala, kung hindi nyo natatanong, si Beer at Ador, sila yung hitman ni ng tatlong lola. At ay nasa kwento ano kasi yun eh, nasa alamat ng ano ko yun, nasa alamat ng talpak ko yun, alamat ng talpak yung si Beer at Ador, yung tirador ni ng tatlong lola. Kasi marami kasi akong alamat eh, meron akong alamat ng Facebook, alamat ng TikTok, alamat ng cellphone, alamat ng bawang, alamat ng Mayroon pa akong alamat ng spam at YouTube. Madami pa. I-check nyo na lang sa ano ko, sa mga videos ko. Para, kasi tuloy-tuloy yun eh. Ano nga to? Continuation to. Yun, so yun. Marami pa akong kwento dun. Marami pa akong alamat. So yun. Yun nga. Tapos, yun, tumakas nga sila. Habang sa ibang eksena naman, si ano, nagpre-prepare na. Si Anderson na dukutin. Si Claire na apo ng tatlong lola. So yun. Tapos yun, tumakas na nga sina Beer at Ador. Pero yun. Nakatakas sila nag-sacrifice sila kasi mahuhuli sila eh. Kaya pinauna na ni Beer at Ador. Beer at Ador si Temyong. Yun, si Temyong na nga nakatakas, pinasakay nga nila sa sasakyan. So, ayun, nahuli sila. Nasukol sila. Pero ang ginawa nila, para di daw sila mahuli, nagpanggap silang zombie. Yun ang alamat ng zombie. Pero kahit nagpanggap silang zombie, parang loko-loko lang sila. Kaya hinuli pa rin sila. Ito yun, kalaboso na naman sila. So, yun ang alamat ng zombie ay nakakaana. So, ito na ang ating alamat ng talong at unan. Pero ang kwento, continuation. Ito na. Tututututut. Excuse me. At yun. Nakulong na. Nakalaboso na naman. Sina Beer at Ador. Yun. At tamang si Temyong ay nakatakas pa ngayon siya. Napunta siya sa sa ibang lugar eh. Yun. Napunta siya sa
sa Papua New Guinea, yun. Doon siya napunta. Doon muna siya nagpunta sa Papua New Guinea. Tapos, yun nga, si Anderson na, tinitiktikan na si ano. Si Claire. Si Claire. Sabi ni Anderson, ah, yun pala yung apo na, yung apo ng nina Lola Tiffany, Lola Scarlett, Lola Britney. Doon pala siya nag-aaral sa ano, sa tawag nito. Ano, ang pangalan ng school, eskwelahan ng estudyante. Yun, pinag-isipan din yun. Eskwelahan ng mga estudyante, yun. Yun yung eskwela, yun yung pangalan ng school. Eskwelahan ng mga estudyante, yun, pinag-isipan din yun. Yun, tapos, nakita niya sa eksena nga, na ano, na, yun, kasama ni Claire si ano. Yun siyang kasama, pangalan ng ni Claire, nung kaibigan ni Claire, na kaklase niya, na kaibigan niya si, ano, si Jill. Si Jill, tsaka si Ada. Sabi ni, ano, Claire, ni Claire kay Ada, o, kamusta na kayo ni Leon? Sabi naman ni Ada, okay naman kami, ano pa rin kami, 3 years na kami. E sabi naman ni, ano, ni Claire kay, ano, kay Chris. Eh, kay, ano, kay Jill. Eh kayo, Maris ni ano, kamusta na kayo ni Chris? Sabi ni Claire kay ano, Jill. Ano, okay pa rin kami, malapit na kami ikasal eh. Ganun. Gabi studyante pa nagkakasal na. Eh ikaw, kamusta love life mo? Sabi ni nung dalawa nila, Ada at Jill. Wala pa rin, single pa rin ako, pero meron akong gusto eh. Meron akong nagugustuhan eh. Kaso, ang hard lang sa amin yung tatlong lola, yung tatlong lolok. Ano ba pangalan niya? Ano kasi siya eh? Empleyado siya ng tatlong lola eh. Ayun nga. At sinabi nga ni Claire na ang gusto niya si Temyong. Nadinig yun ni ano? Nadinig yun ni ano ni Anderson. Anak ko yun na, pinag-uusapan na. Gabi talaga yung anak ko, mana talaga sa akin. Malakas sa cheeks. Yan, gumagano. Yan, mga ganun. Mga ganun, ano, reaction nung ni Anderson na tatay ni Temyong. Nakinig niya kasi yung conversation ng mga, ano yan, girl talk. Tapos yun, excuse me. Tapos, yun, nalaman nga pala ni, ano, ni, papunta na sila ano. Sabi ni kasi nalaman ni yung spy ni Super Batman na si Robin Patilla. Na yun nga papunta. Nagumpisa na nga si ano Anderson na lumakad na nga para dukutin si Claire. Ayun. At yun papunta na nga sila sa ano. Sa ibang lugar sila napunta. Eh. Sabi ni Robin Patilla. Dito ko nakita si Anderson na ano. Dito siya nagpunta. Ayun. Tapos nakikita na nga nila si Anderson, no. Sabay harang ni ano. Anderson, eh ni ano. Robin Patilla, si Michael at ang kanyang teroristang grupo at si Super Batman, sabi ni pangalan nito, Super Batman, o, saan ka pupunta? Kala mo, di namin alam na dudukutin mo yung si Claire, ha? Tapos sabi ni, ano, ni Anderson, wala siyang reaction, eh. Tapos tumawa na siya, wahahaha. Tapos, pagtawa niya, bigla siya naging, ano, bigla siya naging kahoy. Ah, yun, ano pala, ano lang pala yun. Nadaya sila ni, ano, kasi, nadaya sila ni San Pedro. Gumamit sila ng ibang clone, eh, para, ano, ma-divert. Malito sila. Para, hindi nila masundan si, ano.
Nagalit si ano, nagalit si ano eh. Super Batman, nako. Nalin lang tayo. Hindi pala si Anderson yun. Yun. O, paano yun? Baka madukot na si Claire, ha? Ano nga pala, ito, isishare ko lang din tong kwento na to. Si Super Batman, may pagtingin kay Claire. Pero galit din siya sa tatlong lola. Ang totoong kalaban nga pala dito, yung tatlong lola, kasi ano sila eh. Ano sila, libelous sila, slanderous. Libelous, slanderous. Basta, mga ano, paninirang po rin ang ginagawa nila. Mahilig sila man chismis. So, yun. At tapos, nag-iisa na nga si Claire. Si Claire. Nag-iisa na nga si Claire na ano, pauwi na. Tapos, sinusundan na siya ni ano. Ni... Sinusundan na siya ni Anderson eh. Tapos nung ano, sinusundan niya na. Napahakap si ano, Claire. Sabi ni Claire. Ay nako, may nakalimutan ako. Tapos pagharap niya, nakita niya. Nagulat si ano. Si Anderson. Nako, nagulat siya kasi dapat dudukutin yan eh. Ano niya na tawag dito? Igagrab na siya. At sabi ni Mrs. Claire, teka po, parang namumukhaan kita. Kayo po ba yung ano, tatay ni Temyong? Kayo po ba si Anderson? Sabi ni Anderson, oo, ako nga. Tapos, ayun nga, nag-usap nga sila. Sabi ni Claire, bakit mo po ako sinusundan? Sabi ni Anderson. Kasi nalilito na siya. Gwagan na siya. Sabi ni Claire, ano po ba yung sasabihin niyo? Bakit niya po ako sinusundan? Ito unan. Bigay ko na lang sa'yo. Yun. Yun ang alamat ng unan. Yun na yung alamat ng unan. Yun na yung alamat ng unan. Doon yung nagsimula ang alamat ng unan. So, ito na yung alamat ng talong naman. So, yun. Ang reaction ni Claire. Bakit niya po ako binigyan ng unan? Sabi ni Claire. Sabi naman ni ano? Ni Anderson. Kasi, yung unan na yan, kay ano pa yan? Kay Temyong yan. Pakibigay mo na lang sa kanya. Ayun nga. At ano, nag-failed or bigo. O hindi nga tinuloy. Hindi nga tinuloy ni Anderson ang pagdukot, pag-abduct kay Claire. Parang ano siya. Hindi niya kayang gawin. Dahil na-konsensya siya. Yun. Excuse me. Ayun nga, tapos bumalik na nga si Anderson dun sa kina ano dun sa company na San Pedro, Jaime, and Paul. Pagbalik nga ni ano, sabi ni San Pedro, nasaan si ano, si Claire? Sabi ni ano, ni Anderson, naku po, ano eh, hindi ko po siya makita eh. Kaya pinagtatakpan niya na. Sabi ni ano, Jaime,
Eh, doon siya nag ano eh, sa eskwelahan ng estudyante, doon siya nag-aakal eh. Sabi ko, sabi man ni Anderson, ala eh, siguro hindi siya pumasok. Ganyan, ganyan. Sabi ni ano, sabi man ni San Pedro, sige, bibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Kailangan ma-dukot mo na siya. Kung hindi, papatayin ko ulit si Grace. Mawawala siya ulit sa iyo, yun. Na ano na nga siya, no? Magmakawa nga siya, no? Sabi ni Anderson, no, ano, pakangawa niyo na, bigyan niyo pa akong pagkakataon. Gagawin ko na po ang ano, gagawin ko po ang lahat para masunod lang yung gusto niyo, ganyan-ganyan, yun. Tapos, ayun nga, nakita nga ni ano, nalaman nga ni ano, sa ano naman ito, sa grupo, company Super Batman. Sabi ni ano, yung spy na si Robin Patilla kina Super Batman, Michael at ang kanyang teroristang grupo na walang pangalan. Pinuno. May good news tayo. Hindi nadukot si ano. Hindi nadukot si ano. Si Claire, 'yan. Sabi naman ni ano ni Super Batman, ay salamat. Ganyan. Tapos at sino naman nasa Papua New Guinea na? Papua New Guinea na si ano. Si ano, pangalan nito, si Temyong. Sabi ni Temyong, nakakatakot naman dito. Eh sa Papua New Guinea, marami nga pa ng ano doon, cannibal. Ayan, kaya nag-costume siya ng puro bakal sa katawan. Tapos, at ito, yung eksena naman na to, eksena ng tatlong lola. Eksena ng tatlong lola to ah. Nanonood sila ng TV. Tapos, napanood nila breaking news. Nanonood sila ng Kasabwat News TV. Breaking news. Yung may nagbabalita. Breaking news. Tatlo ang nakatakas sa isang excuse me. Chuchok ako. Excuse me ah. Yun nga. Tatlong suspect ang nakatakas. Inilala itong sinabir at Tador at si Temyo. Yun. Ganyan. Pero nahuli din ang dalawa sa kanila na si Temyong at si ano, ganyan, si nahuli din si Nabir at Ador at yung isa nga nakatakas nga si Temyong, ganyan. Napanood yun yan, no? Ng tatlong lola. Nagalit siya. Napasabi ng muras. Una si ano, si Tipin na, ay, toot! Tapos sabi ni Britney, tut. Tapos sabi ni Lola Scarlett, tut. Yun, basta nagmukha silang tatlo. Na high blood sila. Tinawag nila si ano, ano nga para si ano, mabilis ang recovery ni ano, ni pangalan nito, Mercedes, kasi nga, ginamitan siya ng Hashirama cells. Kaya buo na ulit yung kamay niya. Sabi ng tatlong lola, Mercedes, kasi na-high blood sila eh. Bakit po? Bili mo nga ako ng ano, ng amlodipine. Ay, sumasakit kasi yung bato ko eh. Yun, sumasakit nga daw yung bato ko niya. Yun, sumakit nga yung bato ko niya, tapos. Ayun, dinagpunta nga siya sa ano, pharmacy. Pagpunta niya sa pharmacy, yan,
Meron siya nakitang ano eh. Yan, paano, parang, yun nga, nasa butika na siya. Nagpunta na nga siya sa pharmacy, sabi niya, tao po, ganun. Sabi nung ano, yung pharmacist na tawag doon, pharmacist ba yung tawag sa nagtitinda ng gamot? Dalawa sila eh. Yun, sabi ni Mercedes, nagtitinda po ba kayo ng ano, gamot? Ang reaction naman yung pharmacist, yung nagtitinda ng gamot. Hindi. At tinitinda namin dito, ano, talong. Diba? Ito mo, diba, mga gamot nandito. Yun, talong ang tinitinda namin dito, talong. At simula noon, nagkaroon na ng alamat ng talong. So, yan, ang ating walang katuturan, walang kwenta, kwento. Ito si Kasabuat TV. I mean, si Clara pala. Nagsasabi na, tandaan, huwag kalimutan ang utang. Thank you.